Hey mga farmers, welcome back to my channel, Selanika's Farm. For today's video, so maglulunod tayo or mag-incubate tayo ng mga fertile eggs. So dito sa aking egg incubator, so may mga fineries tayo or mga chenille na mga fertile eggs ng ating mga alaga ng mga panabong o like golden boy sweater, kelso at saka mga battle crosses natin ng mga breeding ng mga manok. So ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano namin ilunod at dito na inaayos lang namin yung mga itlog. So papakita ko rin sa inyo yung chiller ko dito kasi bumili ako ng chiller ko na refrigerator para doon ko nilalagay yung mga eggs para if ever ilulunod siya or ilalagay na sa incubator is by batch siya at hindi siya at sabay-sabay siya mapipisa. So halika mga farmers, samahan niyo ako. So ito mga farmers, ipapakita ko naman sa inyo yung muna yung mga eggs natin na naka-refrigerator. So, bumili ako ng freezer. So, para yung mga eggs na ini-incubate natin is inire-ref ko muna ng 1 to 20 days tapos para sabay-sabay sila at by batch sila na ilulunod sa incubator para nasabay-sabay. So, andito sa taas yung aking mga ang aking freezer at alikay, pakita ko sa inyo. Go! Hit muna tayo. So maganda dito sa taas kasi makikita mo yung view namin dito sa may aming bahay dito banda. So ayun lang yung breeding area ko doon banda. So may bakod ng yero. Tapos dito nakalagay yung mga eggs ko. Siyempre may maliit ditong parang terrace lang. Yan. Pag sa umaga pwede kang magkape-kape. Yan dyan. Go store. And tapos may papaya din sa harapan. Ayan. So, yan. Uy. Ayan. Kasi ano to, yung sliding na yung pinagawa ko dito, salamin lang siya. So, yan. Pag nasa labas ka, hindi mo kita yung sa loob. Pero pag nasa loob ka, kita mo yung nasa labas. So, tara. Pass pa tayo sa yung pinto. So, yan. Harap ko na sa refrigerator yung camera para mas makita niyo. So, yan mga farmers, yan. Bumili ako ng isang maliit na chiller or freezer chiller, yan. Diyan, medyo denso. So, sa taas banda, mga mainumin-umin namin dito. Para pag nanumin-umin kami. So, yan. Ito yung mga itlog ng mga, may mga golden boy, itlog ng chikelso, iba't ibang palahi ko, mga battle crosses. So, may mga labels yan. Ayan, mapansin nyo. May mga labels yan. Ito, mga pure breed white kelso yan. Lahat ito. PW. Yan. So, once na yan eh, mapisa sa incubator. So, marami talaga tayo magiging mga manok. Ayan. So, maganda rin siya sa naka-chiller muna yung itlog kasi once na ilulunod na siya sa incubator, so nagkakaroon tayo ng batch by batch at hindi siya yung pahiwa-hiwala yung pagsalang. So nadalagay natin ng date, petsa, so kaya sabay-sabay po siya mapipisa. Ayan. So patok sa inyo. So, ayan mga farmers, ito na yung ating incubator. So, naibaba ko na pala yung mga itlog. So, galing dun sa chiller natin sa taas. So, ayan na, nakaready na yung ating egg incubator. Kung saan dito natin ilalagay yung mga fertile eggs para makapagpapisa tayo ng mga itlog. Ayan. So, itong egg incubator ko nito, so maraming egg capacity ka siya dito. Ilan? So, 1,000 egg capacity ang kaya niya i-incubate kasi ito yung isang tray niya. Ganitong kadami.
Yan. So ito yung isang tray. So ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 88 piraso yung isang tray niya. Then ang kasya ng... Ha? So dito naman nilalagay yung per tray sa mga pallets niya. Pakita ko sa inyo yung mga eggs natin na ibinaba galing sa balikpad. Galing sa taas, pinakita ko sa inyo kanina yung sealer natin. So, ito yung iba nating mga itlog. So, ito yung ating ibang mga itlog. Yan. So, yan pala yung mga itlog natin dito na inaayos. Yan yung inilabas natin galing sa chiller. At mapapansin nyo, bawat itlog is may mga marking na. So, ina-assort lang namin at pinagsama-sama lang namin yung mga linya or bloodline per itlog para hindi tayo mahirapan or hindi maguluhan pag napisa na yung mga eggs. So, yan, kagaya nito. Yung mga PW. PW White Kelso. Pure White Kelso, ibig sabihin ng PW. Pa madami. So, meron pa din dito. Yan. Mga 250 eggs. Mga 250 eggs to. I-incubate natin. Siting yung nag-aasikasa sa white kelso natin at mga breed ng manok. Ayun pa na ito. Hindi niya na-dress na. Sorry na. Smelting. Dahil ang growth yung asawa ko, ting. Dahil ang growth yung sundan. So, yan, maganda kasi mga farmers na may chiller din kayo once na siyempre medyo nagmamas production na kayo ng mga manok. So, para yung mga eggs, pwede nyo po siya ma-stock ng 20 days to 1 month. So, hindi ma-unfertile or hindi mabubugok yung itlog once na naka-chiller. Ayan, kaya kami nag-chiller kami ng mga eggs. Kaya mapansin nyo kanina, pinakita ko at yan, basa-basa pa. Ayan. Then, once na ilunod na nga, yun nga, ibig sabihin, once na ilagay na siya sa incubator, sabay-sabay mapipisa yung mga itlog once mag 21 days na. Kasi ang duration ng pag-incubate sa mga fertile eggs is 21 days para mapisa. So, maganda siyang tingnan dahil once na isabay-sabay mo siya ilunod or ilagay sa incubator, so sabay-sabay din siya mapipisa. So, maganda siyang tingnan. Hindi kagaya dati, wala akong chiller. Hindi ko nila chili-chili yung mga itlog. So, may nilalagyan ko lang ng date yung bawat itlog. Then, yun. Minsan, mapipisa yung iba naman sumusunod. So, mas maganda pag halos lahat sabay-sabay siya magpisaan para magandang tingnan. Tsaka, maa-assort yun ang maayos yung mga sisiw na makukuha nyo dito sa incubator. Madali nyo mapaghiwa-hiwalay. Per breed niya, per lahi, or per bloodline niya. So, yun. Naayos lang ng konti yung incubator. So, later, maglulunod na tayo ng mga itlog. So, ayan mga farmers, so, after natin i-assort bloodline to bloodline yung mga itlog, dinipupunasan natin kasi kalalabas lang siya ng chiller, kaya basa-basa pa yung eggs. Ayan, makita nyo, medyo nagpapawis pa. Ayan. Ayan. So, dapat, pag bago nyo ilagay sa incubator, hindi na siya pawis at hindi nagbabasa-basa. Punasan mo na lahat. Mga farmers, itatry muna natin yung mga controls ng ating incubator. So, yan. Pakita ko sa inyo yung auto-swing niya. Yan. So, ito para nagalaw-galaw yung itlog sa loob. So, sa isang araw,
8 beses siya nag-swing para sa mga fertile eggs natin. So, ang temperature natin dito, iaalaw lang natin is 37.5 hanggang 37.8 lang. Yung para normal temperature ng egg incubator para makapagpapisa tayo ng mga ito. So, meron din tayo dito automatic na tubig dito. Yan. So, para sa humidity ng incubator natin. So, ito. Itutuyo ito. Okay na. Okay na yung egg incubator natin. So, ready na itong salpakan or lunuran ng mga fertile eggs. So, yan. Simula na natin ilunod yung first tray natin. So, mapansin nyo, medyo mga 200, halos 200 piraso yung nilagay natin dito ng mga eggs. So, napakadami pang bakante na space para sa pag-incubate. So, talagang maganda talaga kung puno. Pero, okay na yan yung mga available natin ng mga eggs na i-incubate dahil ito yung mga nakuha natin galing sa mga manok natin na pang breeding. So, after 21 days, so, ating i-check to ulit if ever may mga mapipisa na tayo itong mga sisiyo na pang mga panglahi ulit natin. So, ayan yung egg swing niya. Ayan. Sinapin ko. Hoping meron na tayo ulit mga bagong manok na mapipisa this coming 21 days bago mula ngayon. So yun lang, hope kung nagustuhan niyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan mga farmers, thank you for watching and happy farming!